Pahiram ng motor mo. Hawak-hawak ni Terence ang kanyang kamay nang pumasok sila sa loob ng bar. Kapwa silang basang-basa, ngunit walang nagawa ang mga bouncer dahil pinsan ito ng may-ari ng bar na iyon. Nilapitan nito si Kong na kasalukuyan nakikipagharutan sa isang babae nito. Anak ng putsa naman is, nabasa tuloy damit ko. Nag-iinarte pang reklamo ni Kong nang hawakan ni Terence ang balikat nito. Ang arte mo, come on, nilalamig na kami. Seryosong sabi ni Terence bago nito hiningi ang susi ng motorsiklo ni Kong. Eh nasan ba ako't si mo? Ano ka naglakad? Basang-basa kayong dalawa, baka masira motor ko. Papahiram mo o papahiram mo? Pinanlakihan ito ng mga mata ni Ace, kaya napakamot na lang ito sa sariling batok at napalunok. Takot pa yata kay Ace ang isang ito. Oo na, ito na, ingatan mo ah. Padabog na hinagis nito kay Ace ang susi ng motorsiklo nito. Nasalo naman agad ni Ace ang susi. May mga tao sa loob ng bar ang napapatingin sa kanilang dalawa ni Ace. Agaw iksi na naman kasi ang pagiging basang sisiw nila. Idagdag pang nakahawak ito sa kanyang kamay. Tumingin sa kanya si Kong at pinanlakihan siya ng mata. Napasimango tuloy siya. Pasalamat ka. Tinawagan ko si Calix kaya nandito ngayon si Ace. Bilhan mo ako ng argan oil para tumubo mga buhok kong nalagas mo ah. Ako mismo kakalbo sa'yo eh. Hirit naman ni Is bago ito lumabas ng bar, hawak ang kanyang kamay. Don't mind him, panay kalokohan lang ang alam nun eh. Isinuot ni Taryn sa kanya ang isang helmet na parang babae talaga bago ito nagsuot ng helmet sa sarili nito. Inalalay na siya nitong makasakay sa motor. Wala na silang parehong pakialam kahit nababasa pa rin sila ng ulan. Dahil basang-basa na rin naman sila. Tahimik lang siya sa likuran nito. Kumapit kang mabuti, baka malaglag ka. Sabi ni Ace habang nasa biyahe na sila. Nakahawak lang kasi siya sa basang t-shirt nito. Sige. Kahit nahihiya siya, ay iniyakap niya ang kanyang mga kamay sa behiwang ni Ace. Napapikit siya dahil gustong gusto niya talagang yakapin ito. Napalunok naman si Ace nang maramdaman nito ang pagyakap niya. Medyo nakapa niya ang mga matitigas nitong pandesal, kaya nawala tuloy ang panlalamig ng kanyang katawan. Nasaan nga pala ang kotse mo, Ace? Tanong niya nang huminto sila sa isang stoplight. Iniwan ko sa daan, ang bagal ng traffic eh. Napansin niya nga na mabagal ang daloy ng trapiko. Nagiging mabilis lang sila dahil motorsiklo ang sinasakyan nila. Nang makarating sila sa building ng condo unit ni Terence, ay nginitian pa siya ng security guard. Para bang iniisip nitong nagkatagpo rin sila ni Ace. Tinulungan kasi siya nito kanina makakuha ng taksi. Inalalayan siya ni Ace na makababa ng motorsiklo. Ito na rin ang nagtanggal ng helmet niya at helmet nitong suot-suot. Magandang gabi sa inyo, Sir Ace. Mabuti naman nagkita na kayo nitong si Ma'am. Salamat, Kuya. Simpleng sagot ni Ace. Kanina pa yan si Ma'am dito. Naghahanap at naghihintay sa iyo, Sir Ace eh. Nahirapan pang makakuha ng taksi kanina kasi basang-basa siya. Ayaw siyang pasakayin ng mga driver. Mabuti naman at nagkita kayo. Pagchismis naman ng driver kay Ace. Napatingin agad si Ace sa kanya. Nagtataka ito marahil kung bakit niya ito pinuntahan sa kondo nito. Nagpunta ka dito? May kakaibang kislap ang mga mata nitong tanong sa kanya. Tumango siya at nag-iwas ng tingin kay Terence. Pinamulahan kasi siya ng pisngi sa mga titig nito.
Salamat manong sa pagtulong po sa akin kanina makakuha ng taxi. Nahihiyang pasasalamat na lang niya sa security guard. Walang problema ma'am. Tahimik lang si Ace at parang may iniisip ito. Ngunit mababa ka sa gwapong mukha nito na masaya ito sa natuklasan. Kinilig siguro ito dahil hinahanap niya talaga ito mula pa kanina. Hinawakan ni Ace ang kamay niya pagkatapos nilang magpaalam sa security guard. Binagyan pa ito ng 5,000 piso ni Ace. Ayaw nitong tanggapin ang pera. Ngunit sa huli ay tinanggap na rin ito. Nang makapasok sila sa condo unit ni Ace, ay dinala siya nito sa loob ng banyo. Hindi sila nag-uusap at nagpapakiramdaman lang. Kumuha ito ng isang tuwalya. Tumayo ito sa harap niya. Saglit muna silang nagkatitigan bago ito ngumiti ng isang matamis na ngiti. Sa tagal ng huling bisis niya itong nakitang ngumiti ng matamis sa kanya ay parang malulusaw ang puso niya. Rinig na rinig niya ang tibok ng kanyang puso. Basang-basa ka tuloy, ano ba yung gusto mong sabihin sa akin? Tanong ni Ace sa kanya bago nito inumpisahan punasan ang kanyang buhok ng tuwalyang hawak nito. Nasa harap niya ito kaya parang napapayakap ito sa kanya habang ginagawa iyon. Dalawa. Pag-uumpisa niya at pinipigilan mapahikbi. Dalawang ano? May halong paglalambing na tanong ni Terence habang patuloy sa pagpuna sa kanyang basang buhok at likod. Napakagatlabi siya upang pigilan ng mapahikbi. Sumandal ito sa pader at bahagyang umupo sa gilid upang mapantayan nito ang kanyang mukha. Hinawakan nito ang isang kamay niya at masuyong hinaplos iyon at minamasahe ng dahan-dahan. Come on, tell me everything. Makikinig ako. Mahinahon na sabi ni Terence habang minamasahe nito ng dahan-dahan ang palad niya. Kung tititigan siya nito ay para bang gandang-ganda pa rin ito sa kanya. Namumula kasi ng natural lang kanyang mga labi na paborito nitong titigan sa buong parte ng kanyang mukha. Dalawang tao ang nasa bunutan ko ngayong araw na ito para matauhan ako. Namumula na ang kanyang mga mata at ilang sandali pa ay napapaluhaan na siya. Shhh! Ho! And why? Pinunasan naman ni Terence ang pisngi niya na dinaluyan ng kanyang mga luha gamit ang daliri nito. Nakatitig ito sa kanyang mga mata habang hinihintay ang mga sasabihin niya. Si Sofia at Kong, nakita ko kasi si Sofia na may kasama siyang ibang lalaki. Kaya sinugod ko siya at sinabunutan. Akala ko kasi niluloko ka lang niya. Oh, that's her husband. Alam ko, sinabi nila sa akin ang totoo. Binayaran mo lang siya para magpanggap na girlfriend mo. Saglit niya itong pinalo sa dibdib nito habang napapaiyak na siya na parang bata. Alam mo bang silos na silos ako sa inyong dalawa? Sobrang kirot ng puso ko nang makita kitang may mahal ng iba. Sobrang sakit makita na masaya ka kahit wala ako. Parang dinudurog niyong dalawa yung puso ko. Hey, sorry. Hinuli ni Is ang kanyang kamay bago siya nito niyakap. Mabuti na lang nalaman ko ang totoo. Paano kung hindi? Habang buhay na lang tayong magkahiwalay? Shhh, sorry. Hindi ko naman alam na masasaktan ka. Ang alam ko si Yoshi ang mahal mo. Sinabi mo yun sa akin bago mo ko iniwan kaya... Ang sungah mo naman is... Parang bata siyang napaiyak ng malakas. Hindi tuloy malaman ni Ace kung mapapangiti o magsiseryoso habang umiiyak siya. Inayos nito ang kanyang buhok at pinunasan ang kanyang mga luha. Shhh! Tahan na! Hindi ko kasi alam eh. Kung alam ko lang, hindi naman kita sasaktan eh. Ayoko ngang nasasaktan ka eh. Binastid ko nga si Yoshi ng ilang bisis dahil hindi ko siya gusto. Hindi ko siya mahal. Sinabi ko lang yun sa iyo noon
kasi nalaman kong kay Grace na Piki ang kasal natin. Doon naman si Muryoso ang mukha ni Ace. Napakunot ang noo nito. What? Dahan-dahan inangat ni Ace ang kanyang mukha upang matitigan nito ang kanyang mga mata. Noong birthday ng mama mo, hinarang ako ni Grace sa restroom para sabihin sa akin na Piki ang kasal natin. Sinabi niya sa akin na pinaglalaroan mo lang ako, kaya natakot ako sa iyo. Walang humpay sa pagtulo ang kanyang mga luha. Samantalang seryosong seryoso naman si Ace. At para bang tumalim ang mga mata nito nang malaman nito ang ginawang pangingialam ni Grace noon. Bakit di mo agad sinabi sa akin noon? Bakit kinailangan mo pa akong iwan? May pagdaramdam na tanong ni Ace sa kanya. Kaya lalo siyang napaiyak. Dahil natakot ako. Natakot akong sa bibig mo pa mismo marinig ang masakit na katotohanan. Kaya nagpasama na lang ako kay mama noon. Kumuha kami ng sinumar at nadurog ako nung malaman kong hindi rehistrado ang kasal natin dalawa. Kaya nagdesisyon na kong layuan ka at iwanan ka. Sorry, Ace. Huminga ng malalim si Ace. Nabigla yata ito sa mga nalaman ito. Ilang segundo ang lumipas nang makapag-isip-isip ito ng maayos. Hinawakan ni Ace ang kanyang baba upang magkatitigan silang muli. Kaya mo sinabunutan si Kong dahil inamin niya sa iyong kasalanan niya kung bakit hindi rehistrado ang kasal natin? Tumango siya habang umiiyak pa rin. Shh! Don't cry anymore. Namamagana ang mga mata mo. Marahan hinaplos ni Terrence ang mga mata niya. Ang tanga ko kasi. Dapat tinanong muna kita. Dapat nagtiwala ako sa iyo bago kita iniwan. So you mean, gawa-gawa mo lang yung dahilan ng pag-alis mo noon? Hindi mo talaga mahal si Yoshi? May kakaibang kislap na sa mga matang tanong ni Ace sa kanya. Hindi ko minahal si Yoshi, higit sa pagmamahal ng isang kapatid. Para ko ng kapatid yun si Yoshi, hinding-hindi ko siya magugustuhan sa paraan ng pagkakagusto ko sa'yo. Pinigilan mapangiti ni Ace dahil sa narinig nito mula sa kanya. So ako talaga ang gusto mo? Namula ang kanyang mga pisngi sa diretsahang pagtatanong ni Terrence sa kanya. Buong puso niya itong sinagot. Hindi kita gusto. Mahal kita. Mahal na mahal na mahal kita, Terrence. Wala akong ibang minahal bukod sa iyo. Kung hindi lang tayo sinera ni Grace noon, hindi naman kita iiwan ni. Doon na napangiti ng todo si Terrence at hindi na nito napigilan ang yakapin siya ng mahigpit. Ang bibi ko tamang hinala lang pala. Sambit nito habang yakap-yakap siya ng mahigpit. Maya-maya pa narinig na niya ang mahinang paghikbi ni Ace at ang pagsingot-singot nito habang magkayakap sila ng mahigpit. Terrence, akala ko hindi ka nababalik sa buhay ko. Yomi, hindi ko nasabi sa iyo noon kung gaano kita kamahal. Dahan-dahan itong kumala sa pagkakayakap sa kanya. Ngumiti ito habang nakatingin sa kanya. Siya naman ang nagpuna sa mga luha ni Ace. Hindi ako iyakin na tao, pero naging iyakin ako nung iniwan mo ako. Huwag mo nang gagawin iyon ulit, ha? Pinagdikit ni Ace ang kanilang mga noo. Saglit itong kumalma. I love you, Yomi. Mahal na mahal na mahal rin kita higit pa sa sarili ko. Handang akong palayain ka maging masaya ka lang eh. Kasi ganoon kita kamahal, ayokong maging selfish sa'yo. Pero ngayong nagkausap na tayo, hinding-hindi na kita papakawalan pa. Pagkasabi nito niyon, ay sabik nitong sinakop ang kanyang labi ng buong pagmamahal nito. Buong puso naman niyang tinugon ang mga halik nito. Malalim at mainit ang halikan sa pagitan ng kanilang mga labi. Tayo na ba ulit? Hinihingal na tanong ni Yomi kay Ace pagkatapos nilang maglaplapan ng ilang minuto. Ngumisi ito.
What are you saying? We didn't break up. I'm still your handsome husband. Napatili siya nang buhatin siya ni Is patungo sa shower room. Babawi ka sa akin ngayon, misis ko. Pilyo itong ngumiti bago siya nito hinalikan muli sa kanyang labi. Sige. Maharot niyang tugon kay Ace.